Say good morning, Rani. Say good morning. Morning, morning, good morning. Good morning, Winro. Ropis. 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 Punta kami sa good morning mga rain against the light tayo. Marumi na kimchi. This is the mood. Hula shell o la shell na? Haga. Hula shell sa? Badin iji barit iji hello. Hinintay niya ako doon sa aming tagpuan, sa aming tagpuan. Lakad na naman kami papunta sa aming work. Huh? Anak wala na MCOE ah. Pero sugal. Okay. Let's see. Lail ba sa hijab? Kali. Kali kunto. Ijit tapi pada sis matam. Yalah, shop badin, okay? Bye. Hello, malapit na kami sa aming opisina daw, opisina. Malapit na kami sa aming trabaho. So, same lang kami ng bahay pinagtatrabahuan. Hello, MC Chidisha. Hawa na siya. Tumakalasad this. 9 o'clock ang pasok namin. So, ano pala ngayon? 8:10. May time pa mag-upo. O, di ba? Upo-upo pa kami. Where are you going, Rani? Where are you going, office? Yes! English, Rani. Wait, wait. Give me you, show me. Dito na kami, may mga kamera doon sa loob. Dito na kami sa may mga mata doon, ang daming mata doon. Kala nyo ah. Kulang. Pagpasok, may mata. Sa pinto, may mata. Sa labas, may mata. Grabe sila. Ah, takot na. Dadalhin namin ng bahay pa uwi. Oh, yan, may mata nakaharap sa akin. See you later. Alamorain, magalit ang mouth. Sa kapon din na ito guys. Ngayon, pwede patuloy. Pwede siyang gayang ito. Conference. Ganun yung organizer ko. Paglagyan ng gamot. Ay, meron pa siya. So yan. Bye. Mga Ryan.
solat natin yung mga bagong gamot. May gamot din. Tapos, oh. Ito na lang. Sulat pa may time. Third in. Zero kill. Big beat. Deep again. And one eternity later. Hello mga Ryan, good evening. This is Purple Ryan's Vlog. Kung bago pa kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at comment kayo kung gusto nyo. Thank you. So, may kwento ako sa inyo, kwentong caregiver, kwentong buhay OFW. So, nag-part-time ako, diba? Part-time caregiver. So, alam nyo mga Ryan, ang hirap kasi yung matanda, grabe ang ugali. Parang dapat ano, mahaba ang pasensya. Kung hindi mahaba pasensya mo, asus, Diyos ko. Grabe ang matanda, grabe mang lait, grabe siya. Noon, okay siya na okay. Ngayon, nabubuang na siya, mas lalo siya nabubuang kasi hindi siya nagpapa-check up. Dapat kasi every 2 months magpa-check up siya. Ilang na kaya, ilang buwan ako sa kanya, hindi yan nagpa-check up, dapat i-check up siya para yung gamot niya, matingnan kung okay pa ba sa kanya o hindi kasi mas lalo siyang nabubuang. Nung bago pa, okay pa. Siguro ang gamot, epektibo pa yun sa kanya. Ngayon, hindi na siguro. Kasi alam nyo, grabe siya, grabe. As in, grabe. Parang ayoko nang bumalik. Mga ano pa siya, yung sungkod. Action niya pa yan, hampas. Grabe talaga, ang hirap mag-alaga ng matanda. Tapos sabi niya sa akin, ano daw ako? Crazy daw ako na matanda. Sabi niya, crazy, adjust. Sabi niya, crazy ka na matanda. Sabi niya sa akin. Akala ko kung siya hindi matanda, mas matanda pa siya sa akin. Alam mo, pinagtatawanan ko lang siya, mas lalo siyang nagagaling. Ay, grabe talaga. Minsan napipikon ako, pero kinokontrol ko lang yung ano ko, sarili ko, kasi mahirap. Mahirap labanan yung mga siraulo. May ano siya, siraulo, may ano kasi siya, yung kunting sayad. Naka 3 months siya dati sa Kuwait Mental Hospital. Ganun, naka 3 months siya doon. Balitin nila doon. Kasi ganun, nagsisigaw-sigaw sa kanila. Lahat ng mga tao tawagan na ganito ganun. Hindi siya pinapakain ng mga anak niya. Ganyan siya. Tapos yun, dinala nila sa mental. Naka 3 months siya doon. Nung lumabas, okay. Ngayon, bumalik na naman kasi hindi siya nagpapacheck up. Hindi napalitan yung gamot niya. Dapat ano siya, pagpacheck up para mapalitan yung gamot. Kung ano ba yun. Okay pa ba yun sa kanya, epektibo pa ba yun sa kanya o hindi na. Pero ayaw, grabe, katigas ng ulo. Minsan lumalabas yan. Lumabas yan nang hindi nagpaalam. So takot na takot ako kasi baka kung ano mangyari sa labas, di ba? Ano natin, problema natin. Lumabas siya hapon na yun, mga 9 o'clock. Lumabas pala siya mga, hindi ko alam, mga tanghali. Kasi 5 o'clock akit ako ng akit, tinitingnan ko. Akala ko tulog. Sabi niya, sarado mo ang pinto, patayin ang ilaw, sarado ang pinto, close. Ano ba yun? Priyo lang. Kasi matulog siya. So, tapos wag daw katukin. So, okay, sarado ka. Baba ako. Doon ako sa baba sa sala. So, 9 o'clock na ng gabi. Before 19, kinakatok ko na ng katok-katok. Kasi painumin ko na ng gamot. At uuwi na ako. 9 na ang labas ko. Wala. Walang tao. Tapos, pinuntan ko yung anak niya. Sabi ko, walang tao. Ano? Walang sumasagot. Katukin mo yung nanay mo. Pagbukas niya, kasi may susi siya sa may susi yung anak niya sa kwarto ng nanay niya. Wala sa, sa loob. Natakot ako kasi baka kung anong mangyari sa sa matanda, ako ang sisihin. Kaya sabi ko sa anak niya, sabi ko, pag anong mangyari dyan, ako ang sisihin. Sabi ko, hindi ko naman alam, lumabas. Sabi niya, ganun, matulog siya, isarado ko. Eh, dinaniwala naman ako. Tapos, sabi ng anak niya, hindi, alam namin si nanay, matigas ang ulo. Kung may mangyari man sa kanya sa labas, sa kanya na yan. Kasi, nagpaalam ako, naaalis ako kasi hindi ko na, baka mamaya, ano pang problemang gagawin ng matanda. So, sabi niya, huwag kang aalis, ayaan mo siya. Kasi ganyan talaga yan siya. Sobrang tigas ng ulo kahit kami hindi pinapakinggan. Kung ano may mangyari man sa kanya sa labas, sa kanya yan, hindi mo yan kasalanan. So, pero nakakatakot pa rin, baka kung ano mangyari, isisi sa atin. Tandarin ko muna.
Grabe na talaga, ang dami na ba, hindi ko na kaya. Huwag na akong itas kasi 9 na ako umaalis. Before 9 dapat alis na ako, mga 8:30. Ganun. Tapos, ayun, pagpatuloy natin ang pintong matanda. Hindi siya, pag trip niya na ano, anong trip niya, kailangan sundin mo. Pero hindi ko sinusunod, kaya sabi, ayun niya sa akin kasi matapang daw ako. Lahat-lahat ba naman ipahakot, dalhin sa kwarto niya? Hindi ko siya sinusunod. Tapos magbuhos siya ng tubig sa harap ng CR niya, tapos sumapuno ng tubig, at anuhin mo niya ng basahan. Sabi pa niya, ano, i-vacuum ko daw ang tubig. Bali! Nagkong i-vacuum. Tapos minsan, alam mo, nakakatawa na, nakaka-stress ang buhay, ano, magbuhay alaga ng matanda. Diyos ko, grabe. Sumasakit talaga ang ulo ko pag mag-duty ako, grabe. Pero, yun lang, trabaho konti. Kasi, bigay lang man ako ng gamot, minsan lang kumakain. Ayaw niyong kumain. Inom lang ng gamot. Eh, di, mas lalo siyang matigbak niyan kasi walang kinakain. Inom lang ng gamot. Bahala siya. Ayaw naman makinig. Kahit pagsabihan mo, tanungin mo kung ano. Ayaw niya. Pero noon, nung bago pa ako, halos araw-araw nagpapagawa ng pancake. Nung medyo tumagal na ako, ayaw niya na ako. Marami na siyang ano, high blood siya parati. Hindi ko siya maintindihan. Kaya alam niyo, ang hirap talaga buhay. Buhay caregiver. Ang hirap. Grabe, lalo na yung matanda na bungangera. Masakit magsalita. Lahat-lahat, tanungin mo lang yun, dibdibin mo lang yun, huwag mo patulan. Pero ako minsan di ko kaya, pinapatulan ko. Kaya nga ayaw niya sa akin. Sabi niya, lumayas na daw ako, alis ka na. Alis naman talaga ako, maghanap ako ng iba sa susunod. Gusto ko rin mag-duty kasi ano, medyo yan yun na, yung sahod, kailangan natin. So, ganun lang advice ko sa mga mag-caregiver dyan, dito sa bansang Arabia. Dapat mahaba ang pasensya nyo. Kasi yung mga ganyang itong mga tao to, iba ang ugali nila. Grabe as in. Yung down talaga ang tingin nila sa atin. Kasi sila may pera. Sila na ang mataas. Pero ano naman siya? Kung sa akin lang, hindi siya talagang sira ulo. Sinasakyan niya yung kung ano sa isip niya. Gusto niyang mabaliw. Ganun, magpakabaliw siya. Siguro sa isip ng mga anak niya, hayaan na yan mamatay. Kasi sabi ng anak niya dati, gusto niya yung patayin ang sarili niya, bahala siya. Kasi ayaw nga magpa-check up. So, yun lang ha, advice ko mga Rain. Dapat mahaba ang pasensya natin. Hindi naman sa hindi patulan pong magalit. Pwede naman patulan pong magalit. Basta nasa tama. Tapos, huwag sundin yung mga, alam mong mali na bawal sa kanya. Huwag natin sundin kasi tayo aksisihin ng mga anak. Dapat kung ano ang tama, yun ang tama. Bahala siya pag manggalait dyan sa galit, bahala. Kasi ganyan ginagawa ko. Tapos, ano lang, yun lang. Pagod ako. So, yun ang buhay natin, buhay caregiver. So, ito pala yung pinili kong uniform sa Dickies, no? Pinaano ko siya, pinatahi ko kasi maganda siya, gusto ko siya, oh. Pero mas gusto ko yung puti, maganda yung puti, ang style niya sa kagreen. Super ganda niya. So, kung gusto niyo pala ng uniform, doon kayo punta sa Alreda, sa Kuwait City. Iba, may vlog ako dyan, i-upload ko din. So, thank you for watching mga rin, hindi ko watching.